Napin natin yung ano, top dead center. Kasi dalawa camps ko eh. Isang pang circuit, isang pang drag. Pero pwede rin siguro pares gamitin. Ita-timing lang, tsaka te-testing. So, una kong ginawa rito, kinuha ko yung top dead center. Sa ngayon, ayan, na top dead center ko na eh. Diyan, tsaka sa magneto. Ayan. Okay naman yung ano niya. Sakto naman. Sa markings. Meron akong ano rito, ito. Dial gauge nakalagay sa spark plug hole. So, ang pinaka taas niya, yan yung top dead center. Pag inikot ko, ito ikutin ko ha. Yan, bumaba. Tapos babalik ko, bumaba uli. So, lalagay ko sa pinakamataas. Ayan, mahirap din kasi may dwell dyan eh. So, ayan yung pinakamataas. Chinek natin dito. Oh. Sakto. Ayan, oo. Oh. Sakto dun sa guhit. Sa magneto. Ayan. Okay naman, no? Zero naman. Zero yan. Pero yung adjustable cam gear ko, kung makikita nyo, naka-delay. Kasi itong cams na to, nasukat ko na yan dati, naka-advance yan ng 8 degrees. So, dinelay ko ng isang guhit. Susukatin ko ngayon kung ilang degree yung isang guhit. Yung cams ko, gusto ko konting advance lang kasi sobrang advance eh. 8 degrees yung advance nitong cams na to eh. Siguro 3 degrees advance lang. Pwede na yan. Maybe. Kaya trial and error. Kasi wala akong matanungan eh. Meron din pala pero unclear yung ano eh. Kumbaga diskarte mo yan. Sasabihin lang niya sa iyo yung choice mo. Pero ikaw ang mag-set ng makina mo. Parang ganun. Ito, naka position ngayon sa overlap stage kasi ayan o, sa kabila yung ano marker. Tapos ang ginawa ko halos pinagdidikit ko eh, ayan, 344. So parehas ang lip nila. Yan ang lip nila eh, 344. Bali 3 millimeter. 44, 3.44 millimeter. So, nasa 10 degrees eh. Oh. Almost 10 degrees. 10 degrees after top dead center, parehas yung lip nung ano, intake at exhaust. So, ganyan. Ito, mataas yung lip dito, 9. Sa exhaust, sa intake, 0 pa. So, habang iniikot natin yan, habang bumababa itong exhaust, umaangat na yung intake. Sa 1 mm sinusukat eh. 1 mm, ito naman, 13 degrees before top dead center. So, 13 degrees bumubukas na siya before top dead center. Yung exhaust naman, i-close, pwede na yan. 34. Nasarado na yung ano. Exhaust. Parang 34.5. 34 na lang natin. So ito, sinulat ko na eh. Yan yung mga nakita ko. Na-measure ko. Ito yung mga na-measure kanina. Yung lip natin ito. 9.75 tsaka 9.7 divided by 1.3 yan. Ito yung mga timing natin ng intake at closing ng intake at exhaust. Ngayon gagamitin ko to sa calculator. So, para natin advance itong adjustable timing gear. Okay. Ayan, naluwagan ko na. Adjust ko ngayon yung advance tayo.
Kita nyo ba, yan gumagalaw. Nag-advance ako na isa. Isang guhit, naka-advance. Kala ko zero, ano ba yan? Ano ba yung mata ko? Advance na isa. So, mas okay pala tong advance na isa. Mas maganda yung compression niya eh. Okay, ito. Nag-adjust ako ng cam gear. Adjustable cam gear. Naka-advance siya ngayon. Kanina naka-delay, ngayon naka-advance. So, ayan. Kasi mababa ang dynamic compression ratio kaya tinaasan ko ng konti. Ayan. May nakuha na tayong mga reading din. At ipa-plot ko lang sa computer. Sa cam profile calculator. Pakita ko mamaya, i-display ko. Okay. Buksan natin yung motor and up tayo sa engine calculator, 4-stroke, camshaft, open intake, 26 degrees, close intake, 60, open exhaust, 64, close exhaust, 23. Ito ang ating cam profile. Intake duration, exhaust duration. Halos pares. Konti lang yan. Intake lobe center, exhaust lobe center. Lobe separation, 108.75. Overlap, 49. Mas natin, kailangan itong compression ratio dahil dito makikita natin sa pamamagitan ng ating mga na-measure. So, yung measured natin na intake valve closing is 60. So, ayan ang ating dynamic compression ratio, 11.9:1. Okay na rin yan. Kasi iwas tayo sa detonation at knocking. Kaya pwede pa nga taasan eh. Maging 12.5 ganyan. Pwede ko pa i-advance ng konti para tumaas yung compression, dynamic compression ratio. Siguro ito ang gagawin nating 2 degrees lang, mga 58. Tingnan natin. Ayan. Gawin natin 58 yung intake valve closing. So, advance tayo ng konti. Isang duhit pa. Advance pa ng isang duhit pa. Okay, thumb gear. Pero, saka lang sa karera na. Ngayon, nasa safe value pa tayo.